kasi ito nga, Jericho, kung meron nga kaming gagawin na mga activities, Ma'am si Jules. Yeah. Kasi meron din, diba, napag-usapan na natin yung mga jeepney uh-huh. yan. Siyempre sa mga jeep, may mga sign-sign, diba? Tama, Ma'am si Jules? Yeah. So, ito. Meron tayo ritong mga lugar. Kasi napaka-colorful talaga ng iyong pinagdaanan. Meron kang mga makikitang word dito. Ikakwento mo sa amin, ano ang naging experience mo sa lugar na ito? Ayan na nga. Punta tayo sa, alika, commute tayo sa Novaliches. Sige nga, dalhin mo nga kami ayan, doon. Ayan, pupunta kami sa Novaliches. Yeah. Novaliches, dyan talaga ako. Ano, dyan ako pinanganak, dyan ako talaga lumaki. Ang halos lahat ng mga natutunan ko or baon-baon ko, dyan ko talaga nakuha. Kasi Novaliches noon dati, puro bundok-bundok pa. Ang paaralan ko nga ng elementary ako, Gulod Novaliches. Ibig sabihin ng gulod, yung maliit na bundok. Diba, ganun? Kaya dati nung bata ako, ang ano namin, bukod sa paglalaro sa kalye, paliligo ng ilog. Talagang batang kalye, talagang lahat ng mga ano, natutunan ko dyan. Kasi nung college ako, nagta-tricycle ako. Kasi may tricycle kami. Kapag ginarahin na yung tricycle namin, sa gabi, binabiyahe ko na hindi alam ng lolo ko, saka ng lola ko. Kasi kumukuha ko ng pambaon. Kasi nga, laking lola ko, ayoko ng lahat ng tuition, pambaon, hiningi ko sa kanya. Kaya ginagawa ko, tinatakas ko yung tricycle namin, bumabiyahe ako. Tapos minsan dati, syempre dahil barkada, bata ka, pag madaling araw, nakikipagkarera ka ng tricycle, pustahan. Oh. Alam mo yung mga ganun? Kahit ngayon, hindi ako lumayo sa lugar ko. Nakatira ako ngayon sa Purview, pero mga 10 minutes away lang sa Novaliches kasi nga hindi ko siya maiwan eh. Hindi ko maiwan yung lugar ko, nandun yung mga pinsan ko, mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko. Para anytime na gusto ko pumunta o balikan, nandun pa rin ako. Nakakatuwa kasi kahit na syempre dito sa industriya natin, minsan nasisilaw tayo, di ba? Pero meron kang reality na binabalikan. At ito nga ang mga kaibigan mo sa Novaliches. Yung masarap talagang tumanaw sa nakaraan, no? Yeah. Kaya talagang hanggang ngayon, andyan pa rin si Derek Coco sa kanyang rurok ng tagumpay.